Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay ang karugtong ni Juana, ang tamad na albularya. Matapos nang makuha ni Juana ang kanyang mutsa at matalo ang kanyang lolo na si Carion sa tulong ng kanyang mga gabay at mga kaibigan na to na sina Bebeng, Nana at maging ang dating kalaban nito na si Mercedes, ay bumalik na ang tatlo sa bahay ni Aling Ursula. Tuwang-tuwa naman si Aling Ursula dahil nagtagumpay ang mga ito na makuha ang mutsa ng baghari ni Juana. Kaya naman niyakap pa niya ang mga ito. Maraming salamat naman at ligtas kayo mga bata. Binabati ko kayo, lalo ka na Juana. Nagtagumpay ka na makuha ang mutsa mo. Opo, Aling Ursula, salamat din po sa inyo. Wala namang ginawa yun si Aling Ursula Juana. Andito lang naman siya sa bahay niya. Hindi, Bebeng. Kung hindi dahil kay Aling Ursula, hindi tayo nakasunod kay Juana. Mabuti na lang, ginising niya tayo. Hindi naman siyang gumising sa atin, Nanay. Yung mga gabay naman ni Juana ang may gawa nun. Ay, oo nga pala, no? Wala pala talagang nagawa si Aling Ursula. Hindi, Bebeng. Nana, kung wala si Aling Ursula, wala sana tayong matutulugan. Kaya magpasalamat na lang tayo sa kanya. Sige na nga. Maraming salamat po, Aling Ursula. Oo nga, no? Salamat pala sa pagpapatuloy at pagpapakain sa amin, Aling Ursula. Walang ano man yan, mga bata. Halina kayo para makapagpahinga na kayo at alam kong pagod na kayo. Kinabukasan ay maagang nagising si Juana at nagtimpla na ito ng kape. Nakita naman ito ni Aling Ursula, kaya naman lumapit ito kay Juana. Magandang umaga, Juana. Ang aga mo namang nagising. Nagkakape ka na. Magandang umaga po, Aling Ursula. Kape po tayo. Ang bata-bata mo pa. Kape na yung iniinom mo. Dapat gatas. Pangat po ang lasa ng gatas eh. Pang bata lang yun. Saka pang matanda, Aling Ursula. Siya nga pala, Juana. Ano na ngayon ang plano mo? Ngayon nakuha mo na ang mutsa mo. Di uuwi na po kami, Aling Ursula. Baka kasi nag-aalala na sa akin yung nanay kong masama o gali. Ganun ba? Kailan naman kayo uuwi? Baka bukas pa po, Aling Ursula. Ano? Bukas pa? Bakit po? Wala naman, Juana. Mukhang nanganganib na naman ang laman ng tindahan ko. Bukas pa pala uuwi ang mga matatakaw na to. Wikang sabi ni Aling Ursula sa isip nito dahil nga paubos na ang laman ng tindahan niya. Pinapaalis niyo na po ba kami, Aling Ursula? At baka maubos ni Bebeng ang laman ng tindahan niyo po? Hindi, Juana. Hindi ko iniisip yon. Sinungaling naman po kayo, Aling Ursula eh. Kita naman po sa mukha niyo. Hay, paano ba naman, Juana? Ito na lang ang tindahan kong pinagkakakitaan ko. At alam mo naman, tumigil na ako sa panggagamot, hindi ba? Hindi naman po kayo tumigil sa panggagamot, Aling Ursula eh. Wala lang kamang nagpapagamot po sa inyo. Pambihirang batang to si Juana. Parang nababasa pa ata nito ang isip ko. Tumayo naman si Juana at naglakad papalayo kay Aling Ursula. Teka, Juana, hindi mo pa naubos tong kape mo. Hay lagot. Nagtampo na yata yung bata na yon. Ngunit ilang saglit lang ay bumalik naman si Juana na may dalang maliit na bag at ibinigay ito kay Aling Ursula. Aling Ursula, sa inyo na po ito. Ano naman ito, Juana? Di buksan niya po. Binuksan nga ni Aling Ursula ang bag na bigay ni Juana at nagulat ito nang madaming pera ang laman noon. Napakadaming pera ni Juana. Saan ba galing ito? Sa akin po yung galing, Aling Ursula. Bigay po kasi yan sa akin ng tati at nani kong masama o gali noong maglakbay kami nila Bebeng at Nana. Tapos nanalo po kami sa pusay ni Nana. Nang dumaan kami sa lamay, kaya dumami pa po yan. Iyaanan ko tong pera mo, Juana. Sayang na po yan. Ipaayos niyo po yung
bulok na tindahan nyo. Saka bumili po kayo ng madaming paninda kasi wala na nga pong laman, oh. Parang hindi mawawala ng laman, eh inubos nyo, oh. Pero sigurado ka, Buwana, ibibigay mo sa akin to, oh. Opo, hindi ko naman po kailangan ng pera, Ayang Ursula. Uuwi na din naman po kami nila Nana at Pepeng. Mas kailangan nyo po yan. Sapat na po sa akin na ligtas kami makauwi ng mga kaibigan ko at makalala po namin kayo. Hay, salamat sa iyo, Wana. Malaking tulong ito sa akin para mapalaki ko itong tindahan ko. Opo, gamitin niyo po yung Aling Ursula, pero may isang kondisyon lang po ako, ha? At ano naman yun, Wana? Kapag po may nakita kayong batang nagugutom at walang pera, bigyan niyo lang po ng pagkain. Oo naman, Wana. Walang problema. Hay, napakabuti mo namang bata. Kahit minsan mapanlait ka, pero napakabusilak ng puso mo. Siya nga po pala, Aling Ursula. Kaya po bukas kami uuwi. Kasi po mamayang gabi, pupuntahan ko ang lungga ng mga tiyana at pupuksain ko po sila para naman wala na pong makagat dito sa inyo. Ngayong hawak ko na ang matyako, hindi na ako mangangamba kahit makagat pa po nila ako. Talaga, Wana, pupuksain mo ang mga tiyanak sa gubat. Opo, Aling Ursula, pero wag niyo pong sasabihin kina Bebeng at Nana, ha? Para hindi na po sila sumunod. Narinig mo namin, Wana, saka bakit ikaw lang? Hindi ba magkakaibigan tayo? Dapat walang iwanan. Tama si Bebeng, Wana, sama-sama natin pupuksain ang mga tiyanak. Wika naman nila Bebeng at Nana, nagising na pala at narinig ang sinabi ni Wana. Eh kasi Bebeng, Nana, baka makagat kayo, eh. Eh ano naman, Wana? May matyadi naman kami ni Bebeng, kaya hindi ubri sa amin ang kagat ng mga tiyanak. Sabagay. Sige, sabay-sabay nating puksay ng mga tiyanak mamayang gabi. Kaya dito ay ngumiti ang tatlo. Natuwa naman si Aling Ursula sa kanila, kaya naman ipinagluto pa sila nito ng almusal. Sige na, Bebeng. Nana, magkape muna kayo dyan. Ipagluluto ko lang kayo ng almusal. Matapos magtimpla ng kape, ay tumabi na sila Nana at Bebeng kay Wana habang nagluluto ng almusal si Aling Ursula. Kaya matapos maluto ang almusal, ay nag-agahan na sila. Mga bata, kumain kayo ng marami, eh. Kahit hindi nyo na po sabihin, Aling Ursula, kakain talaga ako ng marami. Ay, oo nga pala. Ang sisiba nyo nga palang kumain. Ana, anong gagawin natin? May alam ko bang plano para mapuksa natin ang mga tiyanak? Ana, sisinugin natin ng bahay nila. Pag wala na kasi silang bahay, kung sana silang aalis sa lugar. Kanyan ba yun? Ang galing mo naman, Wana. Paano mo naman nalaman nyo na aalis ang mga tiyanak pag sinunog natin ng bahay nila? Sabi sa akin ni Jezebel, nung kinuha ko kasi ang matyako, Nana, sumanib sila dito lahat, kaya taglay ng matyako ang mga kakaya nila. Ganun ba, Wana? Eh di ang lakas ng matya mo at pitong gabi mo ang andyan. Ay naku, Nana, nakita mo namang walang laban kay Wana ang lola niyang pangit, hindi ba? Ay, oo nga pala, no? Kung ganun, Wana, nakakausap mo pa ang mga gabay mo? Nana, nakakausap ko sila si isip ko. Ganun ba? Kaya pala alam mo kaagad kung paano palayasin ang mga tiyanak at may nagtuturo pala sa'yo. Oo, Nana, saka ganun naman talaga ang mga aswang at maligno, pati ng mga engkanto. Kapag sinusunog ang bahay nila, umaalis sila sa lugar. Ganun ba yun, Nana? Alimbawa, kung susunogin natin ang bahay ni Aling Ursula, aalis din ba siya sa lugar na? Ano susunugin? Ano akala mo sa akin, Bebeng? Aswaang? Eh, halimbawa lang naman po yung Aling Ursula, eh. Halimbawa nga, pero bakit ang bahay ko ang hinahalimbawa mo? Kumain ka na nga lang dyan.
Sige, yun nga ang gagawin natin mamaya, Wana. Kaya naman matapos mag-almusal ang mga ito, ay nag-impake na din sila ng kanilang mga gamit. At kinabukasan nga ay uuwi na sila. Pagkagat nga ng dilim, naghanda na si Wana, Bebeng at Nana sa kanilang gagawin na pagpuksa sa mga tiyanak. Lingid sa kaalaman nila, ay sinabi ni Aling Ursula sa mga kababari nila ang gagawin ng tatlo. Kaya may ilan na nag-aalala sa mga bata. Ngunit sinabi naman ni Aling Ursula na magtiwala o mano sila sa mga ito dahil hindi niya naman nahayaan ang mga ito na sumuong ng gubat kung mapapahamak lamang sila. Kaya balik nga kina Wana, Bebeng at Nana. Paano? Tara na, Bebeng? Nana? Sige, Wana? Tara na? O paano, Aling Ursula? Aalis na po kami, oh. At pagbalik sana namin dapat, nakahanda na yung hapunan namin. Hindi ka pa nga nakakaalis. Hapunan na kaagad ang nasa isip mo, Bebeng. Pero sige, ipaghahanda ko kayo ng masasarap na hapunan. Ayun, tayo na, Wana. Bilisin na natin. Dahil nakarinig si Bebeng ng masarap na hapunan, ay nauna pa itong lumakad kina Wana at Nana. Kaya sumunod na din naman ang dalawa. Dahil alam ni Aling Ursula na magtatagumpay ang mga ito, ay naghanda sila ng pagkain para sa tatlong bata kasama ng mga kababaryo nito. Pumasok na nga ng gubat sila Wana, Bebeng at Nana. Si Wana ang nauuna sa kanila. Wana, alam mo ba ang daan patungo sa pugod ng mga tiyanak? Oo naman, ano? Parang may nagtuturo sa akin ng direksyon eh. Ganun ba? Pero Wana, bakit gabi tayo pumasok ng gubat? Hindi ba tulog ang mga tiyanak sa araw at gising sila sa gabi? Bakit hindi na lang sa araw natin sinugin ang bahay nila? Kasi, ang sabi sa akin na Jezebel, ang mga tiyanak daw, kahit mga maligna ay mga bata pa rin, dapat ipakita mo sa kanila na dapat kanilang katakutan, Nana. Kasi pag araw daw at tulog sila at sinunog mo ang bahay nila, lalayas nga sila pero gaganti mo na ang mga ito sa sumira ng bahay nila. Pero pag harap-harapan mo doon na sinunog ang bahay nila at nakita nila mismo, matatakot sila sa'yo kaya lalayo sila ng pusa at hindi na sila babalik. Ganyan ba yun, Wana? Parang bata pala talaga ang mga tiyanak, no? Makukulit, pero takot pa rin sa mga nanay nila. Parang ikaw, Wana, takot kay Aling Berta. Ano ka, Nana? Hindi kaya ako takot sa nanay kong masama ang ugali. Habang nag-uusap sila, ay may sumitsit sa kanila. Kaya tiningnan pa nila si Bebeng. Bebeng? Bakit? Ah? Wala, Wana? Bakit? Eh, bakit ka sumisitsit? Ah? Hindi naman ako yung Wana eh. Eh, sino pala yun? Lalong hindi naman kami ni Nana yun. Muli silang nakarinig ng mga pagsitsit at nagmumula ito sa taas ng puno. Kaya naman pagtingala nila, dito nila nakita ang mga maliliit na nilalang na may mapupulang mga mata at may mga maliliit pero matutulis na mga ngipin. Mga tiyanak at nasa taas yun ang puno at ito ang mga sumisitsit sa kanila na nakangiti pa. Ano? Yung mga tiyanak palang sumisitsit? Oo nga, Bebeng. Nasa taas pala sila ng puno at hindi ko nararamdaman na umiinit na pala itong kwintas ko. Oo nga, Wana. Ako din. Kasi nag-uusip tayo eh. Eh, anong gagawin natin, Wana? Ano pa? Eh, dilalabanan natin sila, Bebeng. Kinuha na ng tatlo ang kanilang mga punyal at naghanda ng lumaban. Ang dami pala nila, no? Oo nga, Wana. Sumugod ang isa kay Wana, pero mabilis lamang yung nailaga nito gamit ang bilis ng isang tikbalang. At pagkailag, ay sinaksak na ito ng hawak na punyal, dahilan para mamatay agad ang nilalang. Ano nga yun? Akala mo, ha? Oh, sino pa sa inyo ang sisugod? Nakita nilang nagkatinginan ang mga ito.
Natakot na ata sila sa Joanna. Takot na silang sumugod, oh. Ngunit doon nagkamali si Bebeng dahil sabay-sabay pala ang mga ito na sumugod sa kanilang tatlo. Patay? Alagot? Sabay-sabay silang sumugod? Dali! Takbo na tayo, Bebeng. Nana? Tumakbo nga ang tatlo dahil sa dami ng tiyanak na humahabol sa kanila. Kahit kasi may mga mutsa ang mga ito, ay may limitasyon din at maaari din silang tablan kung sakaling madami ang makakagat sa kanila. O ano? Ang dami? Anong gagawin natin? Magpaiwan ko na lang, Bebeng, para makaligtas kami ni Wana kasi mataba ka eh. Tsaka mabubusog ang mga tiyanak sa'yo. Ano ka na, ano? Ikaw kaya ay magpaiwan. Ayokong maging hapunan ng mga tiyanak na yan, oh. Takbo lang kayo, Bebeng. Nana, may naisip ako. Sumunod kayo sa akin. Tumakbo nga ang tatlo at kahit madilim ang loob ng kakahuyan, ay nakikita naman nila ang daan dahil nga nagliliwanag naman ang mga mutsa nila. Saan tayo pupunta, Wana? Doon sa bahay nila sa may malaking puno ng balete, doon nakatira ang mga pangat nito, ang sabi ng gabay kong lambana. Huh? E di mas madami pang tiyanak doon? Oh, Bebeng, doon natin sila lalabanan. Ano nga na? Sigurado ka ba? Oo, sumunod na lang kayo sa akin ni Nana, Bebeng. Magtiwala kayo. Sige, wala din naman kami magagawa ni Nana eh. Tumakbo nga ang mga ito hanggang sa marating nila ang gitna ng kakahuyan kung saan andun ang malaking puno ng balete. At tama nga si Bebeng, dahil pugad nga yun ang mga tiyanak. Dahil bawat sanga nito ay may mga tiyanak na nakaupo doon at nakangiti pa sa kanila. Ano nang gagawin natin, Wana? Napapaligiran na nila tayo? Ano? Mukhang katapusan na natin, Bebeng. Wana? Hindi, Nana. Ang bahala. Ginamit ni Wana ang mutsa niya at tinawag ang kakayahan ng apoy na lambana. Mabuti, nandito na kayong lahat. Para isahan na lang. Apoy ng lambana, lumabas ka at sinugin ang mga tiyanak na naririto. Nagliwanag ang kwintas ni Wana at tumunang liwanag nito sa may malaking puno ng balete. At walang ano-ano ay biglang umapoy ang tinuuna ng liwanag hanggang sa kumalat ang apoy sa buong puno. Dito nagsipulasan ang mga tiyanak na nasa puno at galit na galit kay Wana dahil sa ginawa nito. Kaya naman susugod sana ang mga ito kay Wana, Bebeng at Nana. Nang biglang may apoy na pumalibot sa tatlo, kaya hindi makalapit ang mga tiyanak sa kanila. Ano kayo ngayon? Hindi kayo makalapit sa amin, no? Umalis na kayo sa lugar na to at huwag na kayong babalik. Umangal naman ang mga tiyanak at galit na galit. Pero wala silang magawa kay Wana dahil hindi sila makalapit sa tatlo dahil sa apoy na nakapalibot sa mga ito. Bebeng, Nana, huwag kayong lalabas sa nakapalibot na apoy, oh. Bakit, Wana? Anong gagawin mo? Hinugot ni Wana ang kunyal niya at lumabas na nakapalibot na apoy. Dito na ito sinugod ng ilang galit na tiyanak. Pero gamit ang bilis ng tikbalang, ay mabilis lamang na nailaga ni Wana ang pagsugod ng ilang mga tiyanak at pinugutan niya ito ng mga ulo gamit ang kanyang punyal. Kaya naman napatay niya agad ang mga sumugod sa kanya. Ano? Lalaban pa kayo kay Wana ng albularyo? Sige, sumugod kayo at magagaya kayo sa mga kasama niyo. Parang natakot naman kay Wana ang ibang mga tiyanak at nawala ang bagsik sa mga mukha ng mga ito. Pero may isa pang sumugo dito. At dito ay hinayaan lamang ito ni Wana na makalapit at makakagat pa sa kanya. Nakita naman yun nila Bebeng at Nana, kaya nag-alala ang dalawa. Pero sinabihan sila ni Wana na ayos lang naman. Nakita nila na hindi naman nasugatan si Wana dahil hindi bumabaon ang ngipin ng tiyanak sa kamay nito. Sinaksak din ito ni Wana sa ulo
dahilan para mamatay kaagad ito. Hindi tumalab kay Juana ang kagat ng tiyanak dahil sa tibay at kunat ng balaw na isa sa kanya mga gabay na ngayon ay nasa mutsa na niya. Kaya nang makita ng mga tiyanak na wala sila magagawa kay Juana, ay natakot lalo ang mga ito. At ang iba ay nagsipulasan pa. Ano? Lalaban pa ba kayo kay Juana ng albularyo? Babalaan ko kayo? Pag hindi pa kayo umalis, papatayin ko kayong lahat. Dito na nagtakbuhan ang mga tiyanak na naririnig pa nila, ang iba na umiiyak na parang mga bata. Ayun, wala na sila. Ang galing mo talaga, Juana. Tumakbo sa'yo ang mga pangat na tiyanak na yun. Oo nga, Juana, ang galing mo. Akala namin ni Bebing, katapusin na namin eh. Patawad, Bebing. Nana, sinadya ko kasi na magpahabol tayo para isipin ang mga tiyanak na mabibiktima nila tayo para matipon pa silang lahat. Para ipakita sa mga ito na malakas ako at hindi nila ako kaya. Nang sa ganun, matakot silang lahat sa akin at hindi na bumalik sa lugar na to. Ayos lang, Juana. Ang importante, nataboy na natin ang mga tiyanak sa lugar nila Aling Ursula. Bebing, hindi na din babalik ang mga yun at wala na silang bahay na babalikan pa. Ang galing mo talaga, Juana. Ang lakas mo na talaga. Eh, hindi ka naman magagawa yun, Nana, kung hindi dahil sa tulong ng mga gabay ko eh. Ngayon, wala na ang mga tiyanak. Uwi na tayo, Juana. Nagugutom na ako eh. Bebing naman, puro ka na lang pagkain. Muntik na nga tayo sa mga tiyanak kanina eh. Ano ka na, ano? Nagutom kaya ako sa kakatakbo. Asya, sige na. Balik na tayo kina Aling Ursula. Hindi na din naman babalik pa yung mga tiyanak na yun. Bumalik na nga ang tatlo sa bahay ni Aling Ursula at nagulat ang mga ito nang makitang madaming tao doon na nag-aantay sa kanila. Mga bata, mabuti't ligtas kayo nakabalik. Aling Ursula, bakit po ang daming tao sa bahay niyo? May lamay po ba? Anong lamay, bebe? Pag madaming tao, may lamay ka agad. Eh, bakit nga po madaming tao? Baka napagkamalang aswang si Aling Ursula at sinugod siya dito sa kanyang bahay ng mga tao. Ano? Tulungan natin si Aling Ursula. Sige, Nana. Aling Ursula, kami na pong bahalang magpaliwanag sa mga tao na hindi po kayo aswang. Kasi hindi nyo naman po sila masisisi kung mapapagkamalan po nila kayong ganoon eh. Kasi ang pangat nyo po. Anong aswang? Pambihira talaga kayo mga bata kayo. Lalo ka na, Juana. Ipagtatanggol mo nga ako, pero lalaitin mo muna. Napakamaldita mo. Napakamot na lamang ng ulo si Aling Ursula dahil sa tatlong makukulit na bata. Pero gayunpaman, ay natuwa ito nang bumalik na ligtas ang tatlo. Hindi nila ako napagkamalang aswang, Juana. Ang totoo, kinausap ko sila tungkol sa gagawin yung pagtaboy sa mga tiyanak. Kaya naman natuwa sila. At narito para magpasalamat sa inyo. Mukhang nagtagumpay kayong tatlo na maitaboy ang mga malignong yon. Opo, nagawa po itong mataboy ni Juana Aling Ursula. Ang galing nga po niya eh. Oo nga po, natakot kay Juana ang mga tiyanak at nagsipulasin po sila. Pero mukhang may natira po pala Juana yung reyna nila. Ano? Nasaan bebeng? May reyna pala ang mga tiyanak. Eh di kayo po, mukha po kasi kayong reyna ng mga tiyanak Aling Ursula eh. Ikaw talaga, bebeng, sumusobra ka na. Napapansin ko, panaylait mo na sa akin. Biro lang po, Aling Ursula, kasi mamimiss po naman kayo ni Juana at nanay. Tama po si bebeng Aling Ursula, kasi pag uwi namin, balik na naman kami sa buhay namin na palaging tayo ang ulam. Dito kasi, nakakakain kami ng masasarap si inyo eh. Parang naawa naman si Aling Ursula kina Bebing at Nana dahil biglang nalungkot ang mukha ng mga ito. Ang totoo ay napamahal na din ang mga ito sa kanya at masisipag naman ang mga ito
at mababait maliban kay Juana. Hay, huwag na kayong malungkot mga bata. Halina kayo, pasok sa bahay at mainihanda kami sa inyo. Pumasok nga ang tatlo sa bahay ni Aling Ursula at nagulat nang makita na maraming handang pagkain. Wow, ang daming pagkain. Katapusin na ba ng pasyam ni Aling Ursula at madami kayong handa? Anong katapusan ng pasyam? Dami mo talagang alam, bebe. Siya, sige na, kumain na kayo. Handa naman yan para sa inyo bilang pasasalamat sa pagtaboy niyo sa mga tiyanaak. Ngayon, magiging payapa na ang baryo dahil sa inyo. Walang anuman po yung Aling Ursula, pero wala po bang lechon o kaya po ay crispy pata? Pambihirang bata talagang tong si Juana. Hinantaan na nga, naghahanap pa ng wala dito. Hindi, biro lang po Aling Ursula. Maraming salamat po. Yumakap naman si Juana kay Aling Ursula, kaya hindi naman napigilan ni Aling Ursula na malungkot. At tutulong na sana ang luha nito nang magsalita muli si Juana. Aling Ursula, ang baho niyo naman po. Amay lupa po kayo. Anong amay lupa? Pambihirang bata talaga tong anak ni Juanita. Napakamaldita. Kumain ka na nga lang doon, Juana. Kumain na nga si Juana, Bebeng at Nana. At dito, kita ni Aling Ursula ang saya sa mukha ng tatlong bata. Hindi niya akalain, ang ilang taon nilang problema sa mga tiyanak ay natapos na din sa tulong ng tatlong batang makukulit, pero mababait din naman na sina Bebeng, Nana at Juana. Kinabukasan nga ay nagpaalam na ang tatlo kay Aling Ursula para maglakbay ang mga ito pauwi ng kanilang baryo. Paalam po Aling Ursula. Paalam sa inyong tatlo, Juana, Bebeng, Nana. Maraming salamat sa tulong ninyo. Walang anuman po. Dadalaw na lang po ulit kami sa inyo sa susunod, Aling Ursula. At isasama ko na po ang lola ko. Sige, Juana. Matagal na din kaming hindi nagkikita ng lola Sabel mo. Sige po. Para naman magkita po kayo ni lola Sabel bago po kayo mamatay. Anong mamatay? Biro lang po, Aling Ursula. Paano po? Alis na po kami, ha? Paalam po. Paalam na po, Aling Ursula. Paalam mga bata. Mag-iingat kayo pa uwi. Lumakad na nga ang tatlo pabalik ng kanilang baryo. Makakauwi na din tayo, Juana. Natapos na din ang paglalakbay natin. Oo nga, madami din nangyari at madami din tayong nakalaban at nakakuha pa kami ni Nana ng mutsa namin. Oo nga, Bebeng, Nana, salamat sa inyong dalawa. Tunay ko nga talaga kayong kaibigan. Walang anuman yun, Juana. Ano? Babalik ba tayo sa dinaanan natin? Umiikot tayo sa kabilang daan? Umiikot tayo, Nana? Bebeng, para malibot natin ang buong lugar. Ang pangit kasi kapag parehong doon ang tatahakan natin pa uwi. Ano sa inyo? Sige, Juana, masaya yan. Kaya imbes na sa parehong daan ang mga ito dumaan pabalik, ay tinahak nilang isa pang daan. Pabalik ng kanilang lugar kung saan madadaanan nilang ibang baryo na hindi pa nila napupuntahan. Lumakad nga ang magkakaibigan hanggang sa inabot na sila ng ilang oras sa paglalakad. Tumigil muna ang tatlo para magpahinga at kumain ng pagkain na ipinabaon sa kanila ni Aling Ursula. Kumain na muna tayo, Bebeng, Nana. Ay, salamat, Juana. Kanina pa ako nagugutom eh. Ano ka na, Bebeng? Palagi ka namang gutom. Ano ka na, ano? Ang layo na kaya ng nilakad natin. Huwag na kayong mag-away. Ito na eh. Kain na tayo, Nana. Bebeng? Kumain na nga ang tatlo habang nakasilong sa malaking puno. Samantala, sa baryo naman ni Juana ay hindi na mapakali si Berta sa pag-aalala sa kanyang anak. Berto, susundan ko na si Juana. Wala na akong pakialam kung natapos ba ni Juana ang misyon niya o hindi. Basta pupuntahan at susundin ko ang anak ko.
Nagwika naman si Mang Berto na siya din umano ay nag-aalala na. Kay Juana. Kaya sige na umano, aalis sila para sunduin si Juana. Ano ka ba naman, Berta? Berto, sasama ako. Hindi na din ako mapalagay sa apo ko. Bahala na. Sige po, Lola Sabel. Tayo na po. Lino, baka magkasali si kami ng apo ko. Pag umuwi siya dito, nawala kami. Sabihin mo, hintayin lang kami dito. Nagwika naman si Tatalino na sige umano at mag-ingat sila. Kaya naman sumakay na sa karo sila Berta at Lola Sabel at pinalakad na yun ni Berto. Hay, malayo ang baryo sinukuan. Kaya baka abutin tayo ng isang araw, Berta. Ayos lang po. May pera naman po kami doon. Doon na lang tayo kumain kung saan tayo makapag... Hindi ko na kasi kaya mag-antay pa. Nag-aalala na ako sa anak ko. Naintindihan kita, Berta. Alam ko na mahal mo si Juana. Kaya maging ako, nag-aalala na din sa apo kong yun. Kaya naman lumakad na sila. At balik naman sa tatlo, matapos kumain ay nagpahinga ng konti at lumakad na din muli sila. O ano? Mabari doon? Tigil muna tayo doon para bumili ng maiinom. Pumasok nga ang tatlo sa baryo at naghanap ng tindahan para bumili ng maiinom. At nang makakita na sila ng tindahan, ay agad na lumapit ang tatlo. Pero tila naaalala ni Juana na wala na pala silang pera at binigay na niya lahat ito kay Aling Ursula. Lumabas ang tindera ng tindahan para tanungin ang mga ito kung anong bibili nila. Ngunit naramdaman ng tatlo na biglang uminit ang mga kwintas nila. Magandang umaga mga bata, may bibilin ba kayo? Parang hindi kayo taga rito, dahil lang ba kayo? Opo, pagbilin nga po kami ng soft drinks sa Ali. O sige, tatlo ba? Opo, tatlo po kasi kami. Sandali lang. Eto, bali tagbe-20 ang isa niyan. Bali, 6 na po lahat. Akin ang bayad. Ano? Bayarin mo na? Sandali, Ali. Aswang po kayo, no? Ano aswang? Anong pinagsasasabi mong bata ka? Nanong? Pepeng? Nagiinit din ba ang mga kwintas niyo? Ay, oo nga, Juana. Umiinit. Oo nga, hindi ko napansin. Kasi mainit ang panahon eh. Pero nung nakainom na ako ng soft drinks, naramdaman ko na, Juana. Tama nga ako. Aswang nga kayo, Ali. Teka. Hindi ko alam ang pinagsasasabi ninyo. Sino ba kayo? Ako po si Juan ng Albularia, kaya huwag niyo na pong itanggi. Ano? Isa kang Albularia? Eh, ang bata-bata mo pa. Dali, Pepeng. Nana, sabihin natin sa mga tao na aswang ang tindera dito, baka makayang go pa to eh. Si Juana? Tayo na, Bebeng. Sandali lang mga bata, magpapaliwanag ako. Sige, aaminin ko. Naswang ako, pero mabait akong aswang. Huh? Paano naman malalaman na mabait kang aswang? Hindi ka nga namin kilili. Hay, ako si Milagri mga bata. Totoo, mabait akong aswang. Matagal na akong nakatira sa baryo nito. May kakilala pa nga ako na Albularia. At mga aswang nakambaan na kasing edad niyo din na pamangkin ng Albularia. Oh? May kilala kang Albularia na may pamangkin aswang? Wala po ata, ano no? Pinaglalalako niyo yata kami Aling Malagring? Nako,
Hindi Wana. Wana ang pangalan mo, hindi ba? Totoo. Mabait ako. Sige, sabihin niyo na lang kung anong gagawin ko para maniwala kayo sa akin na mabait akong aswang. Sige, maniniwala na kami sa inyo na mabait kang aswang. Mabibigyan mo kami ng dagdadalawang biskuit at saka yung iniinom naming soft drinks. Huwag mo nang babayarin sa amin kung totoong mabait kang aswang. Ano? Bibigyan ko pa kayo ng biskuit at hindi niyo pa babayaran ang kinuha niyo soft drinks. Opo, yun ikaw mabait po kayong aswang. Pero kung ayaw nyo, sabihin na lang po sa amin. Pero kung ayaw nyo, sabihin na lang po namin sa mga tao na aswang po kayo. Ano? Pambirang mga bata ito. Akala ko ang babae ang dudugas din pala. At tinakot pa ako. Para naalala ko tuloy ang kambal. O siya, sige na. Huwag nyo nang bayaran ang iniinom ninyo. At ito na yung biskuit. Oh, salamat po aling Milagring. Mabait nga po talaga kayong aswang. Oo nga no, ay mabait din palang aswang na namumuhay. Oo nga no, may mabait din palang aswang na namumuhay na parang tao, ano? Oo nga, at tindera po. Oo nga, bebingit nana. Ang bait ni Aling Malagring, binigyan pa tayo ng biskuit. Paano hindi ko kayo bibigyan? Isasabihin niyo sa mga tao na aswang ako, pambirang mga bata ito. Paano ba, Aling Malagring? Alis na po kami, ha? Maraming salamat po. Umalis na nga ang tatlo, dala ang kinuha sa tindahan. Kaya napakamot na lamang ng ulo ang tindera. Akala ko, wala nang dudugas pa sa kambal. Meron pa pala. Ang aga-aga, naisahan naman ako ng mga dayong bata na yon. Wala na nagawa ang tindera, kundi ang mapabuntong hininga na lamang. At balik naman sa tatlo, ay nagpatuloy na sila sa paglalakad habang kumakain. Ang kulo mo, Wana, nakalibre tayo ng merienda. Wana, pero hindi ko alam na isang pala ang tindera ngayon. Hindi mo sinabi sa amin. Pero mabait naman yung tindera kahit aswang siya, Bebing. Nana, kasi hindi mo lang ako nakaramdam na kung anong panganib sa kanya. Oo nga. Sabi pa nga niya, may kakalalata siyang kumbal na aswang din. Oo nga eh. At mukhang wala namang panganib sa pari na to, kaya tayo na sa kapila. Nagpatuloy na nga ang tatlo hanggang sa makarating sila sa kabilang baryo. Nagpahinga muna sila dahil nga hapon na din. Maghanap naman na tayo ng matitilugan dito, Bebing. Nana, at bawas na ulit tayo lumakad. Isa naman tayo makikitiliwana. Maghanap tayo ng pwedeng masilungan. Naghanap nga ang tatlong bata pero wala silang makitang matutulugan. Dahil wala naman silang kakilala. Kaya naman sa plaza na lamang ang mga itinagpa siyang matulog. Naghanap ng pwesto ang tatlo kung saan may bubong at naglatag na lamang ng karton at tabi-tabi silang natulog na tatlo. Habang nakahiga ang tatlong bata sa karton, ay nadaanan sila ni Naberto, Berta at Lola Sabel na inabot na din ng gabi para puntahan sila sa baryo sinukuan. Nakita kaagad sila ni Berta. Kaya naman agad niyang pinatigil kay Berto ang kalabaw at tumalon ka agad ito sa karo at lumapit sa tatlong bata na natutulog sa karton. Nakumpirma nga ni Berta na ito nga si Wana, Bebing at Nana. Napatulo ang luha ni Berta nang makita ang kalagay ng anak na natutulog sa karton, kaya naman ginising niya ito. Wana? Anak? Wana? Dumilat naman si Wana na kusot-kusot pa ang mata at nakita niya ang kanya nanay Berta na nakangiti sa kanya. Nay Berta, kayo po ba yan? Oo anak, ako to, ang nanay Berta mo.
Iyayakapin na sana ni Berta ang anak na si Juana. Pero biglang napabalikwas ng bangon si Juana at ginising pa si Nabebeng at Nana. Sabay layo nito kay Berta. Nana? Bebeng? Gising? Madali kayo? Bakit, Juana? Teka, aling Berta? Kayo po ba yan? Napapaiyak namang tumango si aling Berta. Pero biglang umurong ang luha nito na magsalita si Juana. Ni Bebeng, lumayo kayo dyan? O niya ngayon? Tingnan mo, ginagawa po niyang itsura ng nanay kong masama ugali. Bigla namang napabalikwas din ang bangon si Nana at Bebeng palayo kay aling Berta. Anong hanya akong pinagsasasabi mo, Juana? Ako to, ang nanay Berta mo. Hindi mo ako malulokohan po ng dilem. Imbes na maiyak ay nagalit na si Berta dahil pinagbintangan na naman siya ni Juana na kampo ng dilim. Anong kampo ng dilim? Gusto mo bang masa po yung kita, Juana? Hindi mo ako maluloko? Esiwang ka, nagagaya ka po ng itsura, ha? Anong aswang? Hindi ako aswang. Tinan mo, kasama ko pang Lola Sabel mo at Tatay Berto mo. Ngunit hindi pa rin naniwala si Juana sa nanay Berta niya. Tatlo pa kayong hanyango, hindi ko kayo haatrisan. Lalabanan kayo ni Juana ng Albularia, mapangat na kampo ng dilim. Mag-uorasyon pa sana si Juana para magamit nito ang kakayahan ng isang gabay niya. Pero hindi na niya ito nagawa. Nang bigla itong pinguti ni Berta sa tenga. Anong kampo ng dilim ang sinasabi mo, ha, Juana? Aray nanay, ang sakit naman nun. Teka, kayo nga ang nanay ko na masama ugali. Niyakap ito ni Juana nang malamang ito nga ang kanyang nanay Berta. Ano, naniniwala ka na na ako ang nanay mo? Ha, Juana? Apo, kasi kayo lang naman po ang namimingot sa akin, nanay. Kasi masama po talaga ang ugali niyo. Ano masama ugali? At bakit hindi kita pipingutin? Ipinagkamalan mo pa akong aswang. Hindi niyo naman po ako masisisi, nanay. Kasi hindi ko naman po akalain na sisingit kayo sa akin. Tsaka gabi pa po kayo nagpakita, kaya mapapagkamalan ka po talaga kayong aswang. Napagtanto nga ni Berta na may punto nga si Juana at baka nag-iingat lamang ito. Apo, malalaman mo naman kapag aswang ang kaharap mo kasi iinit naman ang kwintas mo, hindi ba? Ah, nga pala Lola, hindi ko kasi naramdaman. Kasi bagong gising po ako eh. Tapos, mukha pa ni Nanay Berta na pangat ang makakita ko. Kaya, inakala ko na aswang. Napatawa naman si Mang Berto sa sinabi ng kanyang anak at hindi pa din daw ito nagbabago. At ano nakakatawa na mapagkamalan akong aswang ng anak mo? Ha, Berto? Nagwika naman si Mang Berto na wala umano. Ang mahalaga ay nakita na nila si Juan at ligtas ito. Kaya natuwa naman si Berta at Lola Sabel. At tama nga umano si Berto na ang mahalaga ay ligtas sa mga bata. Lola Sabel, nagtagumpay po ako. Nakuha ko po ang mutya ko, Lola. Magiling Juana, Apo. Nakulaban ko din po si Karin, Lola Sabel. Pero nakatakas po siya ng mantika na po siyang matalo. Ano, Apo? Nakalaban mo ang lolo mo? Apo, pero wala po siyang panama sa akin, Lola. Ang mabuti pa, sabay na natin pag-usapan lahat yan. Umuwi na muna tayo nang makapagpahinga na mga bata. Sumakay na nga si Nabebeng, Nana, Juana, Berta at Lola Sabel. At umuwi na pabalik ng kanilang lugar. Kahit gabi na ay nagpatuloy na sa pagpapalakad ng kalabaw si Berto, habang mahimbing namang natutulog si Juana, Bebeng at Nana na halatang pagod. Kaya naman madaling araw na nang makarating sila sa kanilang baryo at binuhat na nila ang tatlong bata para ipasok sa loob ng bahay. Binuhat ni Berta si Juana
at binuhat ni Lola sa bell si Nana. Samantalang, si Berto naman ang bumuhat kay Bebeng. Pero hindi niya kayang buhatin ito, kaya ginising niya na lang para lumipat ito sa kwarto. Kaya nagpahinga na muna ang tatlong bata at kahit walang tulog, ay masaya nag-asikaso si Berta ng almusal ng mga ito sakaling magising na mga bata. Tinulungan naman ito ni Lola Sabel na natutuwa din sa pagbabalik ng kanyang apo. Lumipas ang ilang oras ay nagising na sila Juana, Bebeng at Nana at pumunta na kaagad ang mga ito sa mesa. Magandang umaga si Lola kong maginda at si Nanay kong masamang ugali. Hindi na pinatulan ni Berta ang pangaasar ni Juana para hindi masira ang araw nito. Magandang umaga anak, mabuti gising na kayo. Umupo na kayo at kumain. Ako ang nagluto niyan. Ano po? Kayo po ay nagluto, Nanay? Oo anak, masaya kasi ako nakabalik ka na. Eh, hindi naman po kayo marunong magluto eh. Puro prito lang naman ang alam niyong lutuin. Tila ba napikon si Berta kay Juana dahil hindi siya tinitigilan na asarin nito? Relax ka lang, Berta. Pasensyahan mo na lang. Alam mo naman na ganyan ang ugali ng anak mong si Juana. Kaya habaan mo pa ang pasensya mo. Bulong ni Berta sa kanyang sarili. Ananay, upo na po kayo at kumain natin. Kasi para kayong balo dyan, nagsasalita ng alam ko usap. Ngunit nakapagtingpi pa din si Berta dahil sa kakulitan ng anak nitong si Juana. Tumigil ka dyan, Juana. Kumain ka na lang dyan at ang aga-aga nang aasar ka na naman. Eh, namiss ko po kasi kayo, Nanay. Namimiss ko kapag nagagalit ka na. Pero alam niyo po ba, Nay? Ginayon ng aswang ang wangas niyo para lukuhin ako. Ang bait niya sa akin, hindi kagaya niya naman sa mga ugali. Pero alam ko agad na hindi kayo yun, kaya hindi niya ako naloko. Ngunit tila ba nawala na naman ang inis ni Berta kay Juana at tinanong pa ito kung ano ang nangyari. Ano, Juana? Ginaya ng aswang ang wangas ko? Anong ginawa? Awak po siya ng isang aswang. Ang sabi niyo, iligtas ka daw siya at ibaba ko ang sindata ko. Pero naaalala ko na hindi po kayo ganun eh. Naaalala ko nung nilabanan natin yung manunggal, pinantakbo niyo pa po ako kahit na pwede kayo mapahamak. Kabalik na rin ang gumaya sa inyo, kaya nalaman ko na hindi kayo yun. Ganun ba? Mabuti na lang at hindi ka naloko, anak. Opo, dahil po yun sa inyo, Nanay Berta. Kahit kasi masama ang ugali niyo, mahal na mahal ko po kasi kayo ni Tatay Berto. Pumunta naman si Juana sa kanyang Nanay Berta at tiyumakap ito ng mahigpit. Kaya naman nawala ang galit ni Berta sa anak at napaluha ito. Pero matapos yumakap si Juana, ay balik na naman ito sa pangaasar sa Nanay Berta niya. Sinit na, huwag niyo pong damay ng paglagay ng asin sa itlog. Ang alat po eh. Hindi talaga kayo marunong magluto. Ay nako. Imbes na magalit ay tumango na lamang si Berta kay Juana at sinabing sige umano. Sa susunod ay konting asin na lamang ang ilalagay niya. Sige na. Kumain ka na at baka maubusan ka na. Ang lakas pa namang kumain ng mga kaibigan mo. Kumain na nga din si Juana ng almusal at pagkatapos silang kumain ay nagpaalam na sina Bebeng at Nana sa kanila para umuwi ang mga ito sa kanilang bahay. At bilang pasasalamat ng mag-asawang Berto at Berta. Bilang pasasalamat ng mag-asawang Berto at Berta sa dalawa na pagsama kay Juana, ay binigyan sila ni Mang Berto ng tigi-isang sakong bigas. Wow, salamat po Mang Berto. Matutuwa nito si Nanay at Tatay. Oo nga po, papakuha na lang po namin sa kanila. Salamat po ulit Mang Berto. Paano-ano, mauna na kami ha. Sige Bebe, mag-iinig kayo ni Nana. Salamat si tulong ha. Lumakad na nga ang dalawa pa uwi ng kanilang bahay. At si Juana naman ay masayang nakipag-usap sa kanyang mga magulang at lola na ikinwento pa nito ang lahat ng kanilang naranasang tatlo
bago nila makuha ang kanyang mocha. Naging masaya at payapa ang pagbabalik nila Juana, Bebeng at Nana sa kanilang baryo. At tinuturuan si Juana ng kanyang lola sa Bel ng mga nalalaman nito. Lumipas ang isang linggo ay nagpaalam si Lola sa Bel para umalis at may pupuntahan lang itong kaibigan. At abala naman sa kanilang palayan na taniman si Berto. Ganon din si Berta, kaya naiiwan si Juana na walang gawa. Kaya naiiwan si Juana na walang gagawin, kaya pumupunta na lamang ito kina Bebeng at Nana. Nana? Bebeng? Kamusta? Ikaw pala, Juana? Kamusta ka na din? Maglalako pa rin ba kayo ng kulay? Oo, Juana? Eh kahit may trabaho na ako sa si tatay, kailangan pa rin kaming kumuha ng pera ni Bebeng. Oo, Juana, tama naman si Nana. Para makaipon kami ng pera, pambili ng bagong damit at uniperma sa pasukan sa eskwela. Ganun ba? Sige, sasama na lang ako sa inyo. Sumama nga si Juana kina Bebeng at Nana sa paglalako ng gulay at umabot pa sila hanggang sa kabilang sitio. Habang naglalako, ay may nakita silang kumpula ng mga tao sa isang bahay. Kaya naman lumapit silang tatlo. Hindi pa man sila nakakapasok sa bakod, ay uminit na kaagad ang kwintas nila Nana, Bebeng at Juana. Kaya alam nilang may masamang nilalang sa paligid. Bebeng? Nana? Dali, tingnan natin sa loob. Nakita ng tatlo na may isang bata ang walang malay at may matandang babae na pilit itong ginagamot. Nakita naman ni Juana, Bebeng at Nana na may mali sa pamamaraan ng matanda. At bukod pa doon, ay malangsa pa ito. Kaya nagkatingin na ng tatlo dahil duda sila dito. Ano? Parang di naman albularyo yung matanda. Tingnan mo, nilawayan niya ang bata. Oo nga, Nana. Parang hindi nga albularyo yan. At nagkukunwari lang. Tama kayo, Bebeng. Nana, hindi nga yan albularyo. Aswang pa nga yan eh. Ano nga, Nana? Aswangan? Oo, at minamarkahan ng bata. Eh, anong gagawin natin? Basta, ang bahala. Nag-orasyon si Juana para itago ang presensya niya sa aswang na turo ng kanyang lola sa Bel. Para isipin ito na ordinaryong bata lamang siya. At pagkatapos ay lumapit si Juana sa matanda na ginagamot ang bata. Walang pagdadalawang isip na sinabi ni Juana na aswang ang matanda. Sandali po. Ay pangit na matanda. Tumigil ka. Hindi mo naman ginagamot ang bata eh. Minamarkahan mo lang yun, aswang ka. Nagulat naman ang lahat sa sinabi ni Juana. Pero tumawa lang ang matanda at sinabing umalis na ito. At panggulo lamang ito sa panggagamot niya. Pumasok naman si Bebeng at Nana na may hawak pang mga bilao na may lamang mga gulay na paninda. Hindi siya panggulo? Hindi mo ba siya kalala? Siya si Juanang albularyo? Oo nga, kaya kumanda ako sa kanya na aswang ko. Kaya naman nagulat ang matanda. Sige, kung hindi ka aswang, huwag nga alas dito. At alit, pahingi po ako ng asin. Sumunod naman ang nanay ng bata at kumuha kaagad ito ng asin sa kusina. Nang pagbalik ng ale, dito na nila nakita na umangil ang matanda at biglang lumundag palabas ng bintana. Kaya naman nagulat ang lahat dahil aswang pala at hindi manggagamot ang matandang gumagamot sa bata. Sabi na eh, huwag po kayong mag-alala ali. Gagamotin ko po ang anak niya po. Umupo si Juana sa harapan ng bata at inutusan ng ali na mga gagawin nito. Nagpakuha ito ng baso ng tubig. At nilublob ni Juana dito ang kanyang mutsa sabay orasyon. O ali? Ito po ang tubig na may deselect pangantra. Kumuha po kayo ng bimpo at basiin nyo gamit ang tubig na to. At ipahid niyo po sa katawan ng anak nyo. Ikagaling na po siya agad. Nagwika naman ng ala na bakit siya umano ang gagawa.
eh siya naman umano ang albularia. At bakit nakaupo lang umano si Juana at panayutos lamang ang ginagawa? Eh, nakakatamad po eh. Saka anak niya naman po yan, kaya wag na po kayong magreklamo. Sinunod na lamang ng ali ang sinabi ni Juana, kaya matapos itong linisan ng katawan ng bata, ay agad na dumilat ito at yumakap sa kanyang ina. Kaya natuwa ang mga tao dahil nagawa itong mapagaling ni Juana. Ayan, magaling ka na bata at hindi ka na malalapitan ng aswang na yun dahil sa deselektorasyon na pinahid sa'yo gamit ang tubig na pinaglubluban ko ng matcha ng bahaghari. Nagpasalamat naman ang ali kay Juana at nagbigay pa ito ng pera. Ngunit ayaw itong panggapin ni Juana dahil ayon sa kanyang lola. Dahil ayon sa kanyang lola ay wag daw tatanggap ng pera na direkta sa ginamot nito at ihina daw ang bigsa ng kanyang mutsa. Bang na po, ali, hindi po ako tumatanggap ng bayad. Gusto niyo po, bilhin niyo na lang. Gusto niyo po, bilhin niyo na lang po ang mga guli ng mga kaibigan ko kasi may orasyon din yun na pangadres sa mga masasamang espiritu. Nagwika naman ang ali na sige umano, bibili niya lahat bilang pasasalamat kay Juana. Pero hindi na nakabili ang ali. Nang ang mga nanonood na tao ay nagsiunahang bilhin ang gulay na hawak ni Nabebeng at Nana, kaya naubos ka agad ito. Wow, ang galing. Naubos ka agad ang mga guling natin, Nana. Oo nga, Bebeng. Dahil nga hindi na nakabili ang ali, ay binigay na lamang nito kay Nabebeng at Nana ang pera na tumingin pa sila kay Juana. Sige na, Bebeng. Nana, kunin niyo na yan. Hindi na yan sa akin binigay. Kaya kinuha ng dalawa at nagpasalamat. Matapos yun ay umuwi na nga ang tatlo at dumaan pa sa tindahan para magmerienda dahil binigay naman sila ng pera ng ali at naubos pa nila ang kanilang paninda. Habang nagmemeryenda ang tatlo, ay may naisip silang gagawin para kumita. Ano kaya kung manggamot ka na lang? Tapos kami ni Bebeng ang maniningil? Tapos hati na lang tayo? O nga, Juana, tatal magaling ka naman eh. Ilang sandali lang ay pumunta kaagad sa bahay ni Juana ang mga tao at kinausap naman ito ni Berta. Magandang araw. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Nagwika ang isang ali na kung dito ba umuna nakatirang tamad na albularia. Ano? Tamad na albularia? Nagwika naman ang isa pa na Juana daw ang pangalan ng batang albularia. Kaya nagulat naman si Berta sa narinig. Teka, anong tamad na albularia si Juana? Iyan ako yun ah. Lumabas naman ang tatlo at nakita nga nila ang mga tao. Ayan nga no, may parakyanin na pala tayo. O nga, Bebeng, alik kayo, tuloy kayo. Anong tuloy kayo? Ano na namang kalokohan ito ha, Juana? Hindi po ito kalokohan, Nanay. Manggagamot po kasi ako eh. Ano? Ano manggagamot ka? Apo, manggagamot ako bilang albularia. Kaya sige na, pumasok na kayo. Pumasok na nga ang mga tao. Wala na nagawa si Berta. Dahil kahit ito ay nagulat sa ginawa ni Juana, na akala niya lang ay naglalaro sa likod bahay nila. Tinawag naman ito ang asawang si Berto para ipakita dito ang mga nangyayari. At nang makita nga ito ni Berto ay natuwa ito at sinabing suportahan nilang umano nila ang anak at alam naman umano ni Berta na may lahing albularia si Juana. Hay! Ano pa nga ba magagawa ko? Andiyan na yan eh. Kaya naman hinayaan na lamang nila si Juana, Bebeng at Nana. Hindi na sila nakialam sa mga ito at nasa likod bahay lang naman ang mga ito nang gagamot. Lumipas ang ilang oras ay sumapit na ang dilim at tumigil na sila sa panggagamot at pinababalik na lamang ang hindi nakaabot. Juana? Paano? Bukas ulit? Salamat sa iyo ah. Mabilis tayong makakaipon ng pera nito. Kaya nga Bebeng eh. Baka sa susunod na linggo, makabilin tayo ng gamit. Mabuti naman kung ganun, Bebeng. Nana,
Apa ano? Bukas naman ah. Mag-iingat kayo. Umuwi naman ang dalawa. Pero lingid sa kaalaman nila ay may nakamasid sa kanila mula sa malayo. At ito yung matandang aswang nagabunan na binuko nila Juana na balak biktiman ang bata sa kabilang sitio. At bukod dito ay may isa pang nagmamasid din sa ginagawa ni Juana. Lumipas ang ilang araw ay mas lalong naging kilala si Juana at dumami ay nagpapagamot dito. Kabilang ng kanilang principal na si Miss Minchin. Magandang umaga mga bata. Nana ah, Bebeng, kamusta ah? Kayo po pala Miss Minchin? Mamaya, ano po ang ginagawa niya dito? Nandyan ba si Juana ah? Magpapatingin sana ako sa kanya ah. Mukhang nabati yata ako. Ilang araw nang masakit ang ulo ko at wala akong tulog. Oo nga mga bata. Ito kasi si Miss Minchin, naligyan ng paso yung halaman. Malapit sa may punso sa gilid ng bahay namin. Sabi pa naman ng lola mo, may nakatira daw doon na duwende. Baka pinaparusahan itong si Miss Minchin at binigyan ng sakit. Ganun po ba Miss Minchin? Sige po, pumila po kayo doon. Kasi may dami pong nauna sa inyo eh. O kaya, bumalik na lang po kayo bukas. Kasi baka hindi na kayo abutin. Magtatangalian na kasi mamaya. Nana, Beben, baka pwede niyo na lang akong paunahin. Kasi principal niyo naman ako. Hindi po pwede, Miss Minchin. Madami po kasi ang pasyente si Juana na nauna po sa inyo. Kaya wala pong principal-principal sa amin. Pambihirang mga bata ito. Ang strikta. Mabuti nga po yun, Miss Minchin. Ibig sabihin, sinusunod nila ang turo natin sa kanila. Dapat nga tayo ang mahiya sa kanila at hindi po maganda ang sumisingit sa pila. Oo nga naman, Mia. Sige, pumila na lang tayo. Pumili nga si Miss Minchin at Mia hanggang sa sila na ang susunod. Ano bebe? Nana, kami na ba ang susunod? Apo, kayo na po Miss Minchin. Papasok na sana sila Miss Minchin at Mia nang pigilan sila ni Bebeng. Sandali po, bakit po muna kayo Miss Minchin? Ano? Akala ko hindi nagpapabayad ang mga albularya. Isiwa na lang naman po ang albularya sa amin eh. Hindi naman kami ni Bebeng, kaya kami ang naniningil pare sa kanya. Pambira mga bata talaga ito. O siya sige, magkano ba? 500 po Miss Minchin. Ano? Ang mahal naman ng Bebeng. Eh ganun po talaga, mahal na po ang lahat eh. Kung ayaw nyo, sa iba na lang po kayo magpagamot. Sige na, Miss Minchin. Bayaran mo na lang. Magaling din naman si Juana eh. Wala bang tawad yun, Bebe? Ang mahal naman noon. Wala na po, Miss Minchin. Kasi hindi naman kami nakakatawad sa enrollment na pinabayaran naman sa eskulahan. Kaya hindi din kami nagpapatawad dito. Wala na nga nagawa si Miss Minchin kundi bigyan na ng 500 si Bebeng at Nana. At pagkatapos ay pumasok na sila sa loob kung nasaan si Juana. Kayo po pala Miss Minchin, mamaya, huwag niyo na pong sabihin, alam ko na po ang sadyano, sumasakit ang ulo niya Miss Minchin ano? Oo Juana, paano mo naman nalaman? Alam ko po, kasi ako si Juanang Albalari. Nakakita ko na mabait po kayo. Nakakita ko na mabait po ang duwending ng sagay niya sa bahay ni Mamiha. Tinamaan niya ng paso sa ulo, kaya binigyan kayo ng karamdaman sa ulo. Ang galing mo, Juana. Tama nga ako, Miss Minchin, hindi ba? O nga, Mia. Parang sulit ang bahay ko kina Bebeng at Nana. Teka, Juana, magagamot mo ba ako? Apo, Miss Minchin, kailangan nilang po ng kamangyan, asinit bawang, saka isang supot ng ulim at ipapauso ko lang po sa inyo para matanggal na po ang sakit ng ulo niyo po. Pero dapat, umingi po kayo ng tawad sinasaktan ng duwende. Mag-alay po kayo ng mga matatamis sa pagkain kasi gusto po nila yun eh. O sige Juana, gagawin ko yun. Pero saan ako kukuha? Sige Juana, gagawin ko yun. Pero saan ako kukuha ng kamangyan? Asin, bawang at uling. Sa labas po, kinabebeng at Nana po. Balik na lang po kayo dito pag meron na. Ito po, ipakita niya po sa kanila yung reseta ko po.
Pambihira. Parang doktor ka lang, Wana. May para si reseta ka pa. Uling, bawang at asin at kamangyan lang naman ang nakalagay dyan. Lumabas nga ng kubo si Miss Minchin at ibinigay kina Bebeng at Nana ang resetang bigay ni Wana. O Bebeng, ito ang bigay ni Wana. Ipakita ko daw sa inyo. Ano po Miss Minchin? O Nana, isang kamangyan, isang bawang, isang asin at isang supot ng uling ang kailangan ni Miss Minchin. Sige Bebeng, ito o. Miss Minchin, 1,000 po lahat ito. Ano? 1,000, Nana. Babayaran niyo po kasi yung asin. Babayaran niyo po kasi yung asin, 300. Yung uling, 200. Yung bawang at kamangyan, parehong 250. Kaya 1,000 po lahat. Ano? Bibilin pa rin pala ito sa inyo. Akala ko kasama na ito sa 500 na binayaran ko. Hindi po Miss Minchin, ha? Wala na pong libre ngayon. Bakit ang mahal naman ng tinda niyo, Nana? Bebeng. Eh, sa iba po kayo bumili, Miss Minchin, kung gusto niyo. Pero bawal po magpasok ng mga gamit sa panggagamot. Magmulta po ng 2,000. Eh, parang ganun din naman sa iba. Bibili tapos pagmumultahin niyo naman. Pambihira mga bata kayo. Ang mahal-mahal ng mga tinda ninyo. Kaya na nagawa sa Miss Minchin, kundi bili na lamang kina Nana at Bebeng ang mga sangkap na hinihingi ni Wana. Matapos ay bumalik na ito kay Wana para magamot na siya nito. Miss Minchin, sindihan niyo na po ang uling. Tapos ilagay niyo po ang kamangyan, bawang at asin at pausukan niyo po ang sarili niyo. Ano? Ako ang gagawa lahat nun, Wana. Opo, kayo naman po ang may sakit eh. Tsaka nakakatamad pag ako pa po ang gagawa. Eh, kain naman po yun. Ano? Ilan pala ang gagawin? Gumastos pa ako ng 1,500. Ako din naman pala ang gagawa nun sa sarili ko. Napapaiyak na lamang na ginawa ni Miss Minchin ang sinabi sa kanya ni Wana. At hindi nga nagtagal ay nawala ang sakit ng ulo nito at gumaan na ang kanyang pakiramdam. Ano na po Miss Minchin? Ayos na ba ang pakiramdam niyo? Oo, Wana. Gumaan ang pakiramdam ko. Maraming salamat sa'yo. Mabigay po kayo ng alay sa nasaktan niyong duwende, Miss Minchin, ha? Para hindi na bumabalik ang sakit ng ulo niyo at hindi na kayo bumalik sa akin. Hindi na talaga ako babalik dito, Wana. Ang mahal-mahal maningil ng mga alalay mo. Matapos ng mapagaling ni Wana ang kanilang prinsipal, ay nagpaalam na sila kina Wana, Bebeng at Nana. Mga bata, aalis na kami ha. Salamat sa inyo. Sige po mamaya. Miss Minchin, balik lang po kayo ulit pag magpapagamot po ulit kayo ha. Hindi na Bebeng, at nauubos ang pera ko sa inyo. Umalis na nga ang kanilang principal kasama ng kanilang guro. At pagkatapos ay nagligpit ng sinawana, Bebeng at Nana dahil gabi na. At huling pasyente na nalang si Miss Minchin. Ngunit habang nagliligpit ang tatlo, ay bigla sila nagulat nang sumulpot sa harapan nila ang matandang aswang na tinaboy nila sa may baryo. Anong ginagawa mo dito, pangit? Nagwika ay tinagaganti ito sa kanila dahil sa pangingialam umano ng mga ito sa kanya. Gaganti ka ba sa amin? Sigurado ka na kaya masiwa ng albularya? Umangil naman ito at nagwika na bakit hindi naman umano siya subukan. Umangil naman ito at nagwika na bakit hindi umano siya subukan. Hinugot naman ng tatlo ang kanilang punyal at takma na nga atake. Pero may nagsalita na isa pa sa gilid at nagulat si Luana, Nana at Bebeng dahil ito ay si Mercedes. Ipaibaya niyo na to sa akin, Wana. Ako nang bahala sa isang to. Ate Mercedes, nandito ka? Oo, Wana. Noong nakaraang araw pa ako nagmamasid sa inyo. Malaki ang utang na loob ko sa inyo nung niligtas mo ang buhay ko. Kaya ibabalik ko lang ang pabor na yun sa'yo. At pagkatapos noon ay magkalaban na uli tayo. Umangal naman ang aswang kay Mercedes at sinabing sinubo mo na ito sa inaakala niya. Ako lang naman si Mercedes ang papatay sa'yo, tanda. Nagbago ng anyo si Mercedes at mabilis na inatake ang matandang aswang. At bago pa ito makaporma,
ay nagawa na ni Mercedes ng tusukin na mahabang kuko nito. Ang matandang aswang sa kanyang puso, dahilan para bawian kaagad ito ng buhay. Ngayon, patas na tayo ng Albularia. Wala na akong utang sa'yo. Kaya sa susunod, magkalaban na ulit tayo. Nagutom na ako, Bebin. Nana, tayo na sa bahay. Kumain tayo, wala na akong marinig eh. Sandali, Juana. Narinig mo bang sinasabi ko? Hindi, Ate Mercedes. Kasi nabibingi ako kapag nagugutom eh. Balik ka na lang sa susunod. Sabay pasok ng tatlo sa bahay ni Juana. Alam na Mercedes na naririnig siya ni Juana. Pero nagbibingi-bingihan lamang ito. Ngunit gayunpaman ay natutuwa ito kay Juana. At ang totoo ay binabantayan niya ito para tulungan kung sakaling sumugod muli si Carion at ang mga alagad nito. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Juana, ang tamad na Albularia. Sana po ay magustuhan ninyo. Salamat at magandang araw muli sa lahat.